benepisyo ka bang hindi makuha sa ilang ahensya ng gobyerno? Gusto mo bang magkaroon ng oportunidad sa negosyo? Kailangan mo ba ng payong legal pero wala kang pambayad sa abogado? Aba eh, tumutok ka na sa programang Mare ng Bayan tuwing alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes, kasama ang batikang journalist na si Mare Yao. Po sa lahat ng ating mga taga-IZ. Ngayon ay Friday evening. Naku, pag Friday nga naman, mga excited ang mga tao na umuwi na sa kani-kanilang mga bahay. Pero dyan lamang po kayo ha. Chill lang kayo ngayon sa mga ating mga kababayan dyan sa Davao. Maya-maya lamang ay makakapanayam po natin ang medical director ng Gig Oca Robles Siemens Hospital dyan sa Davao. Sa lahat ng mga seafarers natin na member ng AMUSUC, makinig po kayo ha, dahil marami tayong mga updates patungkol dyan. So sa ating mga IZ naman na gustong maging seafarer, standby lang din kayo dyan, dahil maya-maya lamang ay bibigyan namin kayo ng update patungkol pa rin sa ating mga testing sites ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. I'm sure excited na kayo dahil gustong-gusto nyo nang maging marino, ano? Sa mga gustong maging marino, nako ha, free round trip ticket all over the world ba naman? Sinong hindi gugusto? Abay, nako. Ako'y nag-apply dati, mga ka-IZ. Yun nga lang, sa ere, sa aeroplano. Yung iba, pwede rin naman sa barko. Enjoy din ang cruise. Nako, mga IZ, mga taga-IZ natin, mga taga-pakinig ngayon, ha? Alam nyo, napakahirap ng industriya ng maritima for the last 2 years. Hindi lamang naman sila, no? Marami talaga ang naapektuhan. Pero we are praying na hopefully and gradually magiging okay na tayong lahat. Today, again, mga ka-IZ, is All Around the World Friday. Kaya ang pag-uusapan po natin, mga seafarers pa rin ngayong araw na ito. So dyan lamang po kayo, dahil dito lamang kami, marami kaming pag-uusapan. Eto na sa ating Zoom ang ating panauhin ngayong hapong ito, walang iba kundi si Dr. Richard John Pexon. Siya po ang Medical Director ng Gig Oca Robles Siemens Hospital dyan sa Davao. Of course, under pa rin po ng AMUSUC or Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Let's all give a big round of applause for Dr. Richard John Pexon. Hello, Dr. Pexon. Hey, good afternoon, Mare. Thank you. Thank you for inviting me to your program. Good afternoon sa lahat ng mga nanonood ngayong hapon sa ating lahat, sa inyong lahat. Ayan. It's nice to be back after a long time. Of course, you're always welcome, Doc Pexon. Alam niyo po, mga ka-IZ, si Doc Pexon po, sinasabi na nga natin, ay assigned or siya po ang medical director ng hospital dyan sa May Siemens Hospital sa Davao. And marami tayong gustong itanong kay Doc Pexon eh. Doc Pexon, of course, nahihirapan kayo during the first year ng pandemya, no, which we discussed even before. Right now, we wanted to know, kamusta na po ang Gig Oca Robles Siemens Hospital ngayon? Marami pa rin po ba ang nagkakaroon ng COVID? Okay, yes. Thank you for that question. Siyempre, nung umpisa, nahirapan kami. We were having some difficulties because for everybody in the world, this is a new disease. This is a new virus, so we don't know anything about it, so we had to adjust. So of course we had to practice muna yung minimum health standards, and then also through the LGU, through Mayor Sara Duterte, we received some donations of PPEs, masks, and equipment also from the private sector. And then ang rule noon dito sa Davao is that all COVID cases should be admitted or referred to the Southern Philippines Medical Center, which is our tertiary government hospital in Davao. But during last year, that was 2020, last year around mid or third quarter of last year, we expected, we had a surge of cases of COVID-19 na hindi na nakayanan ng
Southern Philippines Medical Center. So mm-hmm. we had an emergency meeting with the Department of Health Region 11 and the LGU through Mayor Sara Duterte. And all private hospitals were mandated to have a 20% of your bed capacity allocated to COVID-19 patients. Okay. So since the Siemens Hospital is a 50-bed hospital, so we were required, or we had to, we should have, must have 10 beds allocated to COVID-19. Okay. So we had to do some, but since the Siemens Hospital Davao is a ward type of admission, we don't have private rooms, we had to construct or we had to make some modifications with our male ward and pediatric ward, and we had to convert it to COVID-19 ward. Then after which, we were already admitting mga dependents ng mga members natin on COVID-19, also our employees, the dependents, for mild to moderate cases, we can handle okay. that. Okay. Yeah, so we were able to admit some COVID-19 patients, and then through the help of our through the help of Dr. Oka and the AMUSOP, we were also given yung high flow oxygen machines to help or augment our armamentarium in treating the COVID-19 cases. Okay. So, Doc, right now, as we speak, dahil nga alert level, ano po ba ang Davao ngayon? I think 2 yata kami ngayon, if I'm mistaken. So, we were 3 until the end of January. Eh. Yes. Oh, okay. So, 2, alert level 2 na rin ang Davao. Dahil alert level or bumaba na ang alert level natin, nag-peak ba kayo ulit? Itong January, December, meron bang pagtaas ng COVID cases sa Davao? Yes, last January, we had almost 50% positivity rate here in Davao City. And wow. From as low as 2-3 cases last December, we were peaking at around 200 to 300 cases per day for Davao City alone. That's why, again, we were sort of activated again to get ready to admit COVID-19 patients, because nga baka mapuno ulit ang Southern Philippines Medical Center, because there was a directive late last year, noong December, nung bumaba ng mga kaso, that all COVID-19 cases will again be admitted to Southern Philippines Medical Center. So we were ready already, but however, I had some problems together with the other private hospitals, the personnel. That's the problem. A lot of nagkasakit din sila. Yes, out of 130 employees sa Siemens Hospital, 28 became positive in our hospital. So our manpower was really down. We had to go to skeletal duties. And then after that, we had to inform, we had some admissions of COVID-19, but we told them we have no personnel. We have the ward, but I have no personnel. All my COVID-19 nurses, COVID-19 ward nurses were positive. So okay. I think we had to transfer 2 cases to SPMC. Okay. But right, pero wala now, namang masyadong severe. Wala namang masyadong severe. Wala. It was asymptomatic to mild, ano? Actually, with this, I think it's the Omicron variant that's affected, because it's very transmissible. The presenting symptom is colds, sore throat, and then 1 or 2 days of fever only. So I think also the vaccination, because all my employees have been boosted already. So I think the vaccination had really helped in preventing the severe form of the disease. Okay, Doc Pekson, matanong lang kita, dahil nasa Davao ka, sabi mo, merong mga pumasok sa ospital ninyo. Majority ng mga pumapasok or sabi mo mild and asymptomatic. So wala naman talagang threats, no, sa life. Wala naman. Itong last January kasi doon nag 28 positive employees kami. Only last month. So wala pero naman. Sa mga naging pasyente, wala rin. We had one mortality actually. Dumating okay. na almost moderate to severe. But then the family, for one reason or another, assigned a do not resuscitate. They didn't want to resuscitate the patient. So when the patient deteriorated, since they already signed, and we were informed that they don't want any resuscitation, actually we had one mortality due to COVID last year. I think she was a 73-year-old
or 76-year-old mother of a seafarer. Oh, may comorbidity siya. Would you know kung siya po ba ay nabakunahan or hindi? Well, I think she was only given one dose at that time. Hindi na full dose siya. Yes. Okay, so as we speak right now, kamusta naman po ang lagay ng ospital natin dyan sa Davao? Okay, right now we are still on skeletal duty because now of the 28 positive cases. But out of the 28, around 5 or 6 na lang ang naka-isolation or home quarantine. The rest nakabalik na because with this new directive for healthcare workers, the isolation period is only 7 days instead of the usual 14 days. Because now, nawawalan ng personnel ang mga hospital. That's why they shortened. As a matter of fact, if you're asymptomatic to begin with, within 5 days, you can go back already to work. That's right. To augment the hospital workforce. So far, we're doing okay, but skeletal duty pa rin kami. And then our outpatient consultation is still teleconsult. We have very, very few face-to-face consultations in our outpatient department. Mamaya sabihin natin yung hotline, ha? Hotline na Doc Pexon para dyan lang sa may Davao. Okay. Yung pong dahil I think no dahil kayo po ay naghanda talaga, Doc Oka really made sure that lahat ng ating frontliners dyan, whether sa Davao man yan, sa Maynila man yan or Cebu, basta lahat ng AMUSUP na frontliners ay talagang nabigyan ng bakunahan at nabigyan ngayon ng boosters, no, ng mga booster shots. So kayo po ba sa buong Davao ngayon na frontliners natin, lahat ng doctors natin naka-booster shots na? Yes. We were given a directive by Dr. Oka, the AMSO president, that we should participate in the vaccination program of the government. Ika nga ay turok ng turok. Ano? Turok ng turok. So we partnered with the City Health Office of Davao. We volunteered, and in 2021, when the vaccination program started last March, the doctors, of course, were the priority at that time. The A1, ano, health workers were the priority. But then we tied up with the local government of Davao. So we were able to vaccinate the whole year of 20, starting from around May to December of last year, we were able to vaccinate 7,000 Davao citizens, ano, through the health. You're talking about Davao citizens, ha? Yes. Just to cut you. Ibig sabihin, hindi lang tayo nagbabakuna ng mga members ng AMUSUP or dependents ng AMUSUP, pero binuksan nyo na yung pintuan ng buong Gig Oka Robles Siemens Hospital sa buong mamamayan ng Davao City. Yes. Okay. Because nung umpisa, since we were classified as A1 health workers, all my employees were vaccinated in the LGUs kasi hindi pa kami tinatape ng City Health at time. Diba, we had to go, I had to go to Southern Philippines Medical Center, and then the rest of my staff doon sa mga public schools na where the City Health were doing the vaccination. But then, I think we were tapped last May, so we opened our doors to the Davao Citizenry at that time. By that time, naka 2 doses na ang mga employees ng Siemens Hospital care of the LGU. And then we started giving boosters last November. I was boosted in Siemens Hospital last November because there was a mandate that 6 months after your second dose, then you can have the booster. But right now, the rule is 3 months na lang after pwede your na. Second. Instead of the 6 months. All right. So, pag nagka-COVID ka, paano? Ilang buwan bago pwede kang ma-booster? Well, ang nakalagay doon sa checklist is actually 2 weeks after your symptoms. Ano, you can already, there's a checklist doon sa when you sign up. Have you contracted COVID within the last 2 weeks or have you been vaccinated with another vaccine within the last 2 weeks? Okay, ayan. So at least, ngayon, Doc, gano'ng kadami pa ang vaccines natin dyan sa Siemens Hospital at bukas pa ba
ang Siemens Hospital sa lahat ng gustong magpabakuna. Yes. Again, we would like to thank the City Health Office, of course, the LGU. And then we also tied up actually with Marina, the Maritime Industry Authority. Over Dr. Oka signed an agreement with Marina at that time that all Siemens hospitals nationwide, the four hospitals, Manila, Cebu, Iloilo, and Davao, will partner with Marina to vaccinate the seafarers. Okay. I think this was last August or September of last year. So the Marina provided us with the Moderna vaccines and we were able to vaccinate around 1,000 seafarers at that time. Okay, nakakatuwa. Yes. Pati mga members nila, pati mga dependents rather. Ng Marina and then the seafarers. Una, seafarers were the priority, not the dependents kasi nga bago pa lang, maaga pa ang vaccination program noon So we were only concentrating on the seafarers per se, no? And then after which we also tied up with Magsaysay Shipping pala also donated AstraZeneca vaccines to us. So we were able to again vaccinate the Davao City population because ang sabi ng Magsaysay, we can vaccine, use the vaccines to anyone, hindi necessarily seafarers. And then we also tied up with Marino Party List. Congressman Gonzales and MacNeil Lusotan, and they also partnered with us. So we also vaccinated mga the Davao citizens. They helped us. So we were able to vaccinate around 7,000 Davao citizens. And this last month, we were able to give around 1,000 booster doses already. So marami pa kayong mga vaccines na pwede pa. So pwedeng pumunta anytime. Available pa rin ba ang mga vaccines na yan sa mga non-AMOSUP members? Yes. Ganito, we already tied up with Marino Party List already. Next week, we are vaccinating the 5 to 11 years old. Yun nga ang gusto kong itanong sa'yo after that. So again, ulitin lang natin ha, Doc Pexon. Ulitin lang natin. Para sa mga Marino at kanilang mga dependents, anytime pwedeng pumunta para magpabakuna, magpabooster shot? Hindi naman anytime. We have to schedule it. Schedule. Yeah, we have, we will announce that we have the certain dates for vaccination. You just don't walk in because the problem with vaccines is that one vial, for example, of Pfizer, is six people per vial. So kung darating dalawa lang or tatlo, I cannot open that vial. Masasayang. Masasayang. You're not supposed to throw even a single dose of vaccine. Correct. And then for the Moderna and AstraZeneca, it's 10 people per vial. We have to schedule it. You just don't. Sinovac is 1:1, meaning one ampule is equal to one person. Madali lang yun. You can walk in anytime. But the problem is kasi if you walk in anytime, the problem, the scheduling of the second dose will be multiple days again. Magkakahiwalay-hiwalay. So what we do is we fix it in one date. So like next week, February 16 and 17, 2 days, we're going to be vaccinating the 5 to 11 years old. We're tying up with the City Health Office to provide us with that Pfizer vaccine for the pediatric age group. And hopefully we can start it on Wednesday and Thursday of next week, February 16 and 17. Okay. And then I was also contacted yesterday by Magsaysay Shipping. And they're going to give us 1,000, donate again 1,000 doses of Moderna vaccines. Ulitin natin, Doc, ha, para hindi lang ma-confuse yung mga tao. So, ang ibig natin sabihin, may schedule po mga ka-IZ, lalo na yung sa mga nasa Davao, no? Kung gusto nyong magpabakuna sa Siemens Hospital, dyan po sa Gig Oca Robles, may schedule sila. Okay, saan po muna sila magpapaschedule? Okay, they can contact us in the hospital. They can go to the hospital, go to our record section and inquire when are the dates of our vaccination program.
So as I said, for the pediatric, but for the pediatric age group, kasi kailangan may master listing talaga. You just cannot walk in eh. Alright, mga ka-IZ, eto na. So nakapag-booster shots na ang ibang mga Marino at kanilang mga dependents dyan sa Gig Oca Robles Siemens Hospital. Sa Davao, mahigit 1,000 ang nakapagpa-booster shots na dyan. Ngayon, nagko-concentrate na ang Gig Oca Robles Siemens Hospital para sa mga bagets. 5 to 11 years old. So nako, I'm sure mga excited na yan. May pag-imik ka ba dyan, Doc? May pag-imik ka ba ng mga... Kasi ngayon dito sa Maynila, may mga pag-imik ng mga nakasuot na Spider-Man. May mga balloons. Kayo ba ay naghahanda dyan sa Davao, Doc? Yes. For this 5 to 11 years old, we're tying up with the Marino party list. Again, okay. This is actually parang their project also. So we suggested dapat may balloons, merong oo mascot nga. Siguro from what we saw in Manila, the pictures. But oh, then when we also had, kasi nagkaroon din kami ng 12 to 17 eh, late last December. Matatanda na yun? Eh, nagbigay kami ng libreng ice cream naman. We had the dirt, we had the ice cream cart. Pwede na rin, pwede na rin. Pwede ba ako rin? Na kami. Oo, 17 sure, na ako eh. Sure, walang problema. Oo. Okay, pero ngayon, sige. Mas bata ngayon. So we were thinking of a festive mood. Tapos we were thinking also, dapat pag-prepare ng vaccine, huwag gawing sa harapan ng mga bata kasi pag makita nila yung syringe and needle, matatakot na. Kinakabahan. So we're now thinking of ways that we will prepare the vaccine away from them so that they do not see the preparation, so that they will not be anxious, ano? And then yun nga, yung mascot, balloons, probably pa ice cream ulit, just to make the mood festive, oh, para hindi matakot ang mga bata. So, paano yun? Magpaparegister na ba sila? Paano sila magpaparegister sa mga magulang na gusto nang magparegister? Okay. So, for the 5 to 11 years old, actually, we still have the tentative dates of 16 and 17 of February next week. And, but then we don't know the number yet because we don't know the number of vaccines that will be given to us by the City Health Office of Davao. Mm. That is why we are not still calling out for master listing because we still don't know the exact number. How many doses do we have? So once we get the number of vaccines that we will be getting or receiving, then we will already announce the master listing for 5 to 11 years old. Okay. How would they know, Doc, paano? They have to go to the site, they have to call, they have to go to the hospital, they register, will you call them? Paano po ang procedure niyan? Okay, we usually announce it through our social media, which is the Facebook page of the Gig Oca Robles Siemens Hospital Davao. And then we also contact our members so they can just go to the hospital in our Castillo Street, Barangay Centro, Agdao, Davao City. Or they can call the hotline 0923-994-0904. So I'll repeat the cell number. Yes. Mm-mm. So this is actually also for our teleconsult sa OPD. So again, the hotline for the hospital is 0923-994-0904. Ayan. O, i-post natin yan ha para sa ating mga seafarers at mga magulang ng mga seafarers. Ayan po, no, yung ating teleconsult at saka syempre sa mga gustong magpabakuna or may mga inquiries or questions. Can they text or they call? They can text or they call. They can text or call. Pwede. And then you get back to them. Alright. Yes. Ayan. Nako, ha? Nako, excited na rin siguro mga chikiting na magpabakuna para back to normal na talaga tayo, di ba? Yes. Alright. Then, Mari, can I make also additional? Sure. Ano? Yeah, kasi this tomorrow, we will be receiving 1,000 doses of Moderna vaccine be donated by Magsaysay Shipping. That's why we would like to say shipping for their donation, so we will schedule just wait for the announcement for the use of these Moderna vaccines. So we plan to give it to the 12 years and above.
Those either first dose, second dose, or booster. So, para lang hindi masayang yung vaccines. Okay. O ayan ha, mga ka-IZ, dyan sa Davao, sa lahat ng ating AmoSup members. Yung mga AmoSup members naman po kasi, I'm sure nakafollow yan, no? Kung sila ay nasa Cebu, kung isa ay nasa Davao. Nakafollow sila sa Facebook page and of course, updated sila sa AmoSup na mga announcements, no? Tingnan nyo po, no? Take time to really check it out, no? Para at least nag-extend ang AmoSup ng tulong sa lahat ng ating mga seafarers para tayo po ay makabalik na sa ating mga normal na buhay. Kaya kailangan na nating magpabakuna. Sabi nga ni Doc, ano sabi ni Doc? Doc Oka, ano turok sabi ni Doc? Turok ng turok. Turok ng turok! Nako, totoo yan. Sabi niya basta, turok ng turok. Ayan. So anyway, baka may panghuling mensahe ka, Doc? Doc Pexon, sa ating mga ka-IZ dyan sa Davao na AmoSup members. Yes, so again, thank you again sa invitation na ito na magsalita dito sa programa mo, Mare. And then of course, we would like to remind always our members and dependents to always practice the minimum health standards, which is use of face mask, hand washing, and physical distancing. Right now, lately, Davao City has been experiencing a downward trend in the number of daily cases here in the city. Mm-hmm. Also, with our positivity rate from as high as 52%, we are now down to around 23% positivity rate. So hopefully this will continue. Mm-hmm. And then just wait or just visit our web, our Facebook page, or just visit the hospital or call the hospital for any updates regarding vaccination schedules. Because we all have scheduled this, hindi pwede ito walk-in, kasi based on our experience, pag walk-in talagang magiging magulo, ano? Plus, hindi na namin makontrol yung number of bakuna, baka maubusan kami, kawawa naman yung mga nagpunta at ubusan na kami. Kasi nga, bilang namin yung doses nitong mga bakunang ito. Because these are all donated by the city government or by Magsaysay or Marina, the Maritime Industry Authority. So, yun lang, Mare. So, take care, stay safe and healthy always. Baka may babatiin ka, Doc. Batiin mo na. Nasa radyo tayo nationwide. That's ating official... marami tayong mga, well, YouTube and Facebook, we're always there. Go ahead. Yes, Doc, again, I would like Pexon, to... baka may babatiin ka? Actually, wala naman. I would like to thank also first my and the employees of the Siemens Hospital for sticking it out with us despite this, in spite of this pandemic and the difficult times that we have or we had. So again, thank you for the employees. Again, thank you for the thank you to the AmoSup management for the support to the hospital led by our president, Dr. Conrado Oca. And then of course, we'd also like to thank our partners in the vaccination program, the City Health Office, of course, the City Government of Davao led by Mayor Sara Duterte, and of course, the Marina, the Maritime Industry Authority headed by Admiral Empedrad. Yes, and then also the Marino party list that have been partnering with us, Congressman Gonzales and McNeil Lusotan. Again, thank you for your support for the vaccination drive of the City Government of Davao. As a matter of fact, the City Government of Davao, they reported, I think that we already have 69.4% of the total population of Davao City vaccinated. So we are nearing the 70% threshold for the herd immunity. Oh, there you have it. Yeah. Okay, mga ka-IZ, salamat ha. Salamat, Doc Pexon ha. At kami ay patuloy na makikibalita sa iyo sa mga susunod na pagkakataon. Balitaan niyo naman kami dahil sa iba't ibang mga amenities na sana unti-unti na nagbubukas dyan sa Davao. Okay? So ngayon, maraming salamat, Doc Pexon. Thank you. Thank you. Thank you, Mare, also. Thank you so much. Thank you lahat sa mga nakikinig din sa inyo, sa ating lahat. Okay, mga ka-IZ, yan po narinig natin si Dr. Richard John Pexon, ang Medical Director ng Gig Oca Robles Siemens Hospital dyan sa Davao. Nako ha, magbe-break lang tayo sa susunod na part 2 natin, mga ka-IZ. Admiral Eduardo Santos ang ating mga kasama. Of course, siya po ang presidente ng Maritime Academy of Asia
and the Pacific. Diyan lamang po kayo, nandito pa rin ako. Magbabalik po ang inyong Mare ng Bayan. I'm still Mare Yao. See you later. Mare ng Bayan, kasama ang batikang journalist na si Mare Yao. Welcome back mga ka-IZ at magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. O as promised kanina ha, kasama natin ngayon ang presidente ng Maritime Academy of Asia and the Pacific, walang iba kundi ang aking partner for the longest time, makising na ha, matipuno pa. Yan po si Vice Admiral Eduardo Santos ng MAAP. Yay! Hello, good evening sa iyo, Admiral. Good evening at magandang gabi rin sa lahat ng taga-subaybay natin. Kasama pa rin natin yung ating marikit na partner na, no, no. Na kumukutitap ngayong gabi, parang between. Oh, di ba? Hindi ko binayaran si Admiral John, ha? Totoo yang mga ka-IZ, ha? Nakikinig kayo nationwide at sa Facebook natin, ha? I-prove natin na kumukuti-kutitap, okay? Kumukuti-kutitap talaga. Well, Admiral, how are you? Nasa Bataan ka ba ngayon? Yes, Mare, at yung mga taga-subaybay, mga kamarino, dito po tayo sa MAAP ngayon. Alam mo naman, Biyernes, kailangan na tingnan kung tapos lahat yung mga dapat nilang gawin ng mga kadete. Paghahanda ito para bukas, dahil may inspection, parang ganun. I see. Of course. Okay. Bigyan natin ng konting background sa ating mga televiewers at of course yung ating mga listeners. Ang Maritime Academy of Asia and the Pacific po ay, ikaw na nga magpaliwanag, Admiral. Ito ay, well, first of all, ang Maritime Academy of Asia and the Pacific ay itinatag ni Captain Gregorio Opa, ang Pangulo ng AMUSUP, yung pinakamalaking Seafarers Union na hindi lamang siguro sa Asia kundi sa ating hemisphere. Ang ginawa ito upang magkaroon tayo lagi ng Pilipinong aakyat, magiging mga magagaling na opisyal sa barko. Kaya pag may kakulahan, tuloy-tuloy na may nag-graduate, nagpaparkusin. Mm-hmm. At tuloy-tuloy din yung pagbigay natin ng hanap buhay at magandang buhay sa ating mga kabataan. Kaya ngayon, nakapag-graduate na po tayo ng 4,800 na graduates ng MAAP. Official na po na. May 150 na babae. Dalawa po doon, kapitan na. Una, mga nagkapitan ng mga babae, maapo yun. At dito sa maapo ay full scholarship po ito. Ang nagbabayad po ng tuition, board and lodging ay ang shipping company. Kaya siyempre, pinahira ka ng shipping company, edi kukunin ka nila magtrabaho para sa kanila upang masulit yung kanilang binigay na scholarship sa ating mga kadete. Kaya hindi ko naman sinasabi na automatic may trabaho ka, pero parang automatic na rin. automatic na yan eh. At saka hindi lang basta-basta trabaho mga ka-IZ ha. Ang trabaho na ito, marangal mataas ang sweldo, di ba, Admiral? Hindi lang marangal. Alam mo, mahigit 90% ng lahat ng talakal sa buong mundo ay takay sa barko. So, tama. Maski tumingin sa suot mo, Mare. Hindi naman dito. hindi naman ko ito suot ko talaga. Oh. Ikaw lang ang gawa sa Pilipinas, Mare. Oo nga. Lahat imported, di ba? Suot, nai-import natin yun. At saan sasaka yun? Hindi naman isasakay sa eroplano dahil mahal. Diba? Tama. At lamang gasolina, krudo. Hindi naman sinasakay sa eroplano yan. Barko po yun. Tama. Barko. Lahat, so, hindi tayo tatakbo. Wala tayong kuryente kung hindi darating ang langis. Correct. Okay.
Ayan. So talagang kalakal talaga, no? At saka hindi, ah. Uy, alam nyo ba yung mga seafarers natin, mga ka-IZ, ha? Lahat po yan. Yan po ang nagko-comprise ng majority na nagpapadala ng pera dito sa ating bansa. Kaya imagine, talaga ang tinatawag nilang mga bagong bayani. So land-based and sea-based, sila po yung tinatawag nating sea-based. So ayan po, ha, nabigyan na kayo ng overview ni Admiral Eduardo Santos patungkol po yan sa Maritime Academy of Asia and the Pacific. Bakit po? Dito po sa ating programa, gusto natin i-uplift yung lives ng ating mga kabataan, ng ating buhay dito sa bansa natin. Paano? Siyempre, dapat magkaroon tayo ng isang magandang trabaho para nga naman kahit papaano masustain natin yung everyday living ng ating mga pamilya. Yung pagmamahal sa pamilya laging nandiyan dyan, eh, di ba? At isa yan, Admiral, sa isang trabahong talaga nga naman. Hindi lang minsan isang pamilya, eh. Isang mong angkan ang napapaangat niya, eh. Tama, Admiral? Correct, correct. Tama dyan. Tama ka dyan, Mari. Kasi alam mo naman na tayo ay maangkan tayo ang ating kultura. So, marami tayong kamag-anak. Hanggang sa third cousin, pangatlong pinsan o pang-apat na pinsan, dama yan sa pag... Kaya yun, pag yung seafarer ay magandang kabuhayan, siyempre natutulungan lahat yung mga kasama niya sa pamilya. Totoo yan. At hindi lang yan, ha, dahil tayo po ay paborito ng mga ship owners. Kaya minsan yung sinasabi ng kapamilya nagiging kabarangay. Buong barangay na sasakop. Kinukuha niya, uy, alika magbarko ka. Maganda ang buhay sa barko, di ba? Eh di lahat tayo umaangat. Hindi ho ba, di ba, no, Admiral? Lahat tayo. Kaya hindi naman ho sa sinasabi namin na ini-encourage namin yung ating mga kabataan na mag-seafaring. Ay, talagang ini-encourage na magmarino, di ba? Bakit hindi? Libre na ang tour around the world. Eh dito sa MAAP, eh libre pa ang edukasyon, hindi ba? Kakaunti lang ang babayaran dahil nga scholarship siya, napakaliit lang. Importante is dapat makasunod ka at marunong ka talaga at pumasa ka. Yun nga lang, di ba? At guaranteed na trabaho. Kaya eto na, mga ka-IZ, sasabihan nila ni Admiral kung kailan po ang examination ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. Bakit? Dahil syempre dito sila nagsasala. Eh hindi naman po talaga. Eh ang daming nag-a-apply, eh. Pero gusto natin bigyan lahat sila ng pagkakataon para sila ay makapasok. Yun lang, no? Kaya ito ay nationwide supposedly, eh. Kung di nga lang dahil sa pandemya. Tama, Admiral? Correct, correct. Tama ka dyan, Mari. Dati, meron tayong examination centers. Mahigit kung examination centers sa buong bansa. Magmula sa Apari hanggang sa Mindanao, hanggang sa Davao. Ang problema, magmula nung nakadalawang taon na, magmula nung nag-lockdown tayo, hindi po ating mga examiners. Meron po tayong kinontrata na psychological group na siya po, sila ang gumagawa ng entrance exam. Marami-rami po yung entrance exam, hindi lamang yun, meron pa mga recognition, meron pa mga aptitude sa trabaho at lahat yun, eh halos sa lakpas kalahating araw po ang written exam. At yan, dati, tulad na sabi ko, dati mahigit 50, pero ngayon napakahirap po dahil meron tayong mga LGU na hindi pumapayag na pumasok yung tagalabas na hindi ka mag-quarantine. Okay, so pupunta halimbawa sa isang bayan sa Bohol, eh mahigpit ang quarantine na requirement ang LGU doon. Ang requirement doon, pagdadating ka, dapat meron kang RT-PCR. Pagkatapos noon, magka-quarantine ka pa ng 5 araw. Bibigay lang sila ng test isang araw. Paano naman po yun? Eh, maraming iniikot. Magbibigay ka ng test na isang araw, magka-quarantine ka muna ng 5, lalabas ka, pagkatapos magbibigay ka ng test dun sa testing area, pagkatapos paglipat mo sa kabilang testing center, quarantine na naman, naubos po yung...
Oras, oo. So for now, may mga limited lang tayo, Admiral, ano, doon sa areas. Kaya siguro ho, yung mga gusto talaga na makapag-exam na agad-agad, abay pumunta kayo doon sa website. At dito nga sa ating programa, ipapakita ho namin, babasahin ko maya-maya yung first, siguro first 10, ano? Na, Admiral, siguro basahin mo nga, yung first 10 lang muna, yung iba po, pumunta kayo ng website. Kasi yung mga nakikinig sa atin, abay, hindi ho nila makikita. Kaya pumunta kayo sa website. Yung mga nasa Facebook, makikita nyo po, no? Ilalabas namin dito sa ating screen, yung oras at saan kayo, or lugar, at kailan ang testing natin. Pero of course, we have a website. Anong website natin, Admiral, sa MAAP? www.maap.edu.ph. Ayan. Alright. Yan po ang ating website, mga ka-IC. Sa mga nakikinig sa atin sa radyo, kung gusto ninyo, mas magandang i-tune in nyo po yan mamaya pag medyo nakatabi-tabi na kayo o kaya naman ay nasa bahay na kayo, saka kayo magbukas ng website, ha? Huwag habang nagdadrive, ha? Baka mapunta tayo kung saan-saan pagka nagdadrive, eh. So easy, ha? So anyway, yan po yung in-offer ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. Okay, Admiral, bigyan mo nga kami para doon sa mga nakikinig ngayon. Kailan ang pinaka-latest na pwede or earliest na pwede? Bigyan mo lang kami kahit siguro mga 10, Admiral, na testing sites at when. Okay. Actually, kaninang umaga, Biyernes, meron sa MAAP. Okay. Ito, bukas, Sabado, sa Tugigaraw po, Cagayan. Sa Cagayan National High School. So that is February. Tomorrow is Saturday. That 12. Would be February 12, mga ka-IZ, ha? February 12 sa May Tugigaraw. So yung mga taga-norte dyan, yung mga taga-bayan-bayan na malapit sa Tugigaraw, sa Cagayan, eh pumunta na po kayo doon sa Cagayan National High School. Pero sa Linggo, 13, sa Sanchez Mira, na, kasi nandun po sa area yung sa probinsya ng Cagayan yung testing group natin. Kaya kung saan sila pwede pumasok na hindi masyadong mahigpit, papasukin po nila at magbibigay ng test. Kaya sa Sunday, sa Sanchez Mira at saka sa Lunes, mukhang madami yata dun sa Sanchez Mira, Cagayan. So yun, tapos dito naman sa 17, nasa Negros naman po sila, sa Enrique Magalona. Dalawang araw po sila ron, sa Enrique Magalona, sa Occidental. Tapos kasabay po dyan, dito pa rin sa Norte, ito yung galing ng Tugigaraw ng Cagayan, lumipat po sila sa Alcala, Pangasinan. Mm-hmm. Ito yung 19, sa 19, na February 19. The National High School. Nandiyan po sila, dalawang araw po sila. 19, teko na, 19 and 20. 19 and 20, nandun po sila sa Alcala. So yung mga taga Pangasinan dyan, kahit na taga Baguio, hindi pa tayo sigurado, alam po nyo kung gaano kahigpit sa Baguio ngayon, eh hindi po tayo sigurado kung makakaakyat yung ating team doon, eh bumaba na lang kayo sa Alcala, sa Pangasinan. At ito kayo test. Alas 8 ang umpisa ng test dyan. Alas 8 ng umaga. Okay. Meantime, yung nasa Negros po, lumipat sa Iloilo. So, sa February 22, nasa Iloilo City sila. Actually, apat. Sa probinsya ng Iloilo, apat na araw po sila doon. Sa Iloilo City muna, doon po sa Amusok Activity Center, doon po sa hospital ng Amusup sa Manduriao. Tapos lilipat po sila sa Sara, Iloilo. Kasi ito yung bayan ni Captain El Chico. Kaya nabraso niya yung mga tao doon na pumayag. Nabraso talaga, ha? Hindi, mabait lang sila kay Commander. Actually, they are doing the people the favor, di ba? Totoo yan, ha? Kahit kami po yung nagpupumilit na pumasok, eh napakalaking bagay po na makapasok talaga, eh, para ho sa mga kabataan na gusto talagang mag-aral yan. Ano ho?
At talagang lumalabas po kami at kasi para maiwasan na yung magdagdag pa ng travel ng pamasahe. Tama. So, para hindi kawawa yung mga gustong mag-apply, ano? Kawawa naman. Gustong kumuha ng test, hindi makakuha ng test dahil masyadong mahal yung gagastos. Malayo. Tama. So, oo. Eh, wala po tayong magawa sa ganitong panahon dahil hindi po talaga makapasok yung ating testing team. Lumiit po yung mga numbers ng testing center natin. Ngunit mag-abang lang po kayo dahil alert level 2 na tayo. Baka medyo luwag yung ibang baka medyo lumuwag yung ibang mga LGU ay pumayag. Hindi na mag tama na yung RT-PCR antigen test sa examiners. Na hindi na mag-quarantine. Kami pa po yung lugar na magbibigay tayo ng test. Correct. Ang sa akin lang naman, Admiral, abang-abang lang sila dahil bumababa na naman ang cases ng COVID. Baka nga in the next succeeding weeks, mag-alert level 1 na tayo. Malay mo, isang kisak mata, back to new normal na tayo, di ba? Let's all pray for that, ano? Eh ngayon lang ho yan, hanggang this year, malay nyo next year, walay na. Open na tayo at babalik na rin sa normal ang testing natin sa Maritime Academy of Asia and the Pacific. Well, anyway, Admiral, siguro bigyan mo nga sila ng kasi dito sa ating programa ngayon dahil worldwide tayo on a Friday, kumbaga tour around the world tayo every Friday, meron tayong seafarers na tinutulungan, binibigyan ng update sa maritime industry. Admiral, mga ka-IZ ha, ito na, si Admiral Eduardo Santos po ay Vice President ng AMUSUP at syempre presidente po siya ng MAAP, no? Kaya magbibigay siya sa atin lagi ng update patungkol sa maritime industry. Partner ko po yan si Admiral Eduardo Santos. Pagdating talaga sa maritime, number one yan sila. Anyway, Admiral, sa mga succeeding weeks natin, aba, mag-feature tayo ng mga inspiring stories, Admiral, ha? Madami tayo. Madami. Para makita din ng ating mga kababayan, mga taga-paginig natin, taga-subaybay sa IC, na talagang may mga nagtatagumpay. Talaga? Marami na nanahimik. Hindi lang nyo alam. Oo, totoo. Kaya ngayon pinapaalam namin, napakaganda talaga ang pagiging marino. Ito na po ang pagkakataon ninyo sa totoo lang. Diba, no, Admiral? At saka hindi lang yan, Admiral. We will give them updates. May mga updates tayo sa maritime industry na sasabihin mo, diba, Admiral? International pa, ha? Sa International Labor Organization, sa ITF, International Transport Federation, ang daming updates . Kaya talagang dapat nabibigyan tayo ng updates every now and then through, of course, AMUSUP, Doc Oka, and Admiral Eduardo Santos. So, ganito, Admiral. Minsan, meron din po kami dito, mga ka-IZ, standby lang kayo dahil tutulong kami ni Admiral sa mga seafarers na nangangailangan ng tulong. Basta sumulat lang po kayo sa amin dito or on the spot, makakapanayam namin ni Admiral at kami po magiging tulay ninyo na sana makatulong kami sa inyo. Di ba, Admiral? Correct. Tama yan. Pwedeng kahit na ano yung i-request nyo, ay pagsisikapan po natin na matulungan. Tungkol lamang po sa maritima. Sa maritima lang, ha? Oo. Huwag kayong utang sa akin, wala akong pera. Hindi, marami pala akong pera. Hindi pala pwedeng sabihin walang pera. Oo, positive tayo. Maraming akong pera pala. Pero, nako, huwag po kayong uutang sa akin. Well, anyway, nako, medyo maiksi ang oras natin, Admiral. Sige, magpaalam na tayo, Admiral. At syempre, looking forward tayo sa mga succeeding episodes natin na kasama po ang AMUSUP at Maritime Academy of Asia and the Pacific. Go ahead, Admiral. Sige, nagpapasalamat ako sa ating mga taga-subaybay at hinihiling ko sana na kung pwedeng ikalat niyo yung balita na mag-tune in sa IC. Lalo na yung mga gustong gumanda ang buhay sa pamamagitan ng pagdalagat or maging merchant marine officer or rating
inaasahan po namin na ikakalat na yung balita at nandito po kami lagi para tumulong. At baka naman sabihin din nyo na dyan sa MAAP ay mukhang puro mga opisyal lang, mga tapos lang ng high school ang kinukuha. Hindi, mayroon kami bagong usapan ngayon ng IMEC, pati mga oiler wiper, yung mga rating sa engineer. Mukhang gustong ilipat nila sa MAAP. So, naku, good news yan! So yun, yun ang mas maganda dahil talaga matuturuan namin ng husto itong mga magiging tripulante natin, hindi opisyal, nasa ibaba. Actually, high school graduate lang, pwede na, di ba? Pero kailangan medyo, ano, medyo out of school, walang trabaho. Okay. Para mapagbigyan naman, para makita natin yung angat nila magmula doon sa out of school youth na standby na walang ginagawa, hanggang maging marina sa overseas. Wow! Grabe yun ha. Ibang level. Pero aabangan nila yan. Mas marami ka pang ikukwento sa kanila, Admiral, pagdating dyan. No? So, abangan niyo po yan every Friday si Admiral Eduardo Santos sa atin at ang Amusug po para magbigay ng inspirasyon, magbigay ng tulong, magbigay po ng magandang bukas para sa ating mga seafaring communities and their families. Anyway, maraming salamat sa iyo, Admiral. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat. O hanggang sa susunod na Friday ulit, Admiral, di ba? At laging sinasabi, laging ang Admiral yan, ano yung sinasabi mo lagi sa ating programa dati? Anchors away. Yan, anchors away. Oo, may DVD kami ni Admiral, ha, libre niyong makukuha yan sa Amusup Sailors Home para po dun sa mga ibang mga na-feature namin dahil napakarami na po namin talagang natutulungan ng mga seafarers at kanilang pamilya. So abangan nyo si Admiral every Friday dito sa ating programa. Thank you, Admiral. I'll see you again. Thank you. Bye-bye. Okay, at sa ngalan, ayan, ng ating Admiral Eduardo Santos, mga ka-IZ, hanggang next week tayo, ha? Huwag kayong magsasawa po na tumutok sa ating Mare ng Bayan program. Ako pa rin po ang inyong Mare ng Bayan, kasama Admiral Eduardo Santos saying, anchors? Anchors away! Bye everyone! Thank you! Mare ng Bayan, kasama ang batikang journalist na si Mare Yao.